What's up guys? So ngayon, kung nakikita nyo sa aking likuran ay mga fish pan. So ayan, ito kasi mga fish pan na to is ano na, nakaplano ng i-harvest. So nagkataon naman na ano, na pinuntan si Kuya Dong yung kasama ko dun sa ano, sa titirahan ko. Sabi ko eh, sama ako. Kasi ano eh, alam ko enjoy ito eh. So ito kasi, bali harvestin siya ng madaling araw, alas dos daw. Kasi alas 4 na madaling araw, kukunin yung mga nakuhang tilapia. So yun, try kong sumama kasi alam ko masaya to eh. Kahit di na ako bayaran, basta may experience ko lang na ano. Kasi matagal ko nang di na experience to eh. Uling ganito ko pa sa Pampanga, nag-harvest kami ng, ano, ng fish pond. So yun, mamayang madaling araw, kasi hapon na ngayon eh. So pumayag naman yung may-ari ng fish pond na ano, na pumunta tayo. Para ma-experience din natin, di ba? So, what's up guys? Time check. It's already, ano, 1:57. So, kasalukuyan nandito ako sa tapat ng bahay ni Kuya Dong kasi sinundo ko na siya. Kasi gaya nga ng usapan, alas dos. So, nandito na si Kuya Dong. So, tara na. So, nandito na tayo guys sa pag-harvest natin ng fish, ng ano, ng fish. Ng tilapia. Ayan. Tensyon na kayo sa video, talagang ano eh, madaling araw kasi talaga 'to eh. Dito si Kuya Dong kasama ko. Ready ka na kuya. Tatlong bugok. So ayun guys, nandito na kami ni ano ni Kuya Dong sa ano. Sila yung mga magiging kasama namin sa pag ano. Pag harvest ng tilapia. Ayan sila kuya ano. Ayan. Oh, kape muna kami. Ayan. Para medyo ano, uminit muna yung sikmura bago lumusong. So dito natin ilalagay yung mga tilapia guys. Oh, diyan. Tapos andito yung gagamitin natin sigay. Dito may isa dito ano na. Ilit lang pala no. Ito na alak. Ito yung gagamitin namin lambat guys. Data dapat na punpuno na ito eh. Ipita mo sa akin yung manju para malinisan na. Magdang yan kahit ang pagsin ko ah, darakter una. Dapat ito kuan, ano na, paano pangalan mo?
Benjor po. Dapat ito punong-puno dapat diyan eh. Dahil 20,000 ang linagay ko rito eh. Na seedling swap ay maliliit. Oh, fingerling. Oo. Mahirap na ito yung ano, finger. Amin kaya, sige, amin na. Bigat eh. Lipat ko muna ron. Amin, amin, amin. Ito sa'yo. So, ito na guys yung ano, yung mga nauna naming na ano, na harvest ay nakuha. Lalagyan na namin dito. Ayan. Pabor sa kanya. Yan, dapat punong-puno yan. Yung nga po eh. May hindi kayo napasuhan ng dalag yan, kuya. Na. Yan, baka po napasuhan ng dalag. May talagang mayroong pagdalag yan, talagang fingerlings pa lang po, no? Ubusin na. Kung may dalag yan, makukuha na rin sana. Opo, sana makuha na rin para ano. Tatlong buwan ito. Mali ito sa tatlong buwan, no? Yung iba nga, yung ano lang kaya, yung tawag yun, yung maliit lang. Na parang kuluhan ng baboy, di ba? Pero ang lalaki. Yun kasi talagang pinupuno sa ano eh. Atrasado, dapat inungkwan pa. 15 pot, nagkwan. Nag-harvest. Ilaw nyo na ito, ipapaspas ito ngayon. Ayan. Puro puno eh. Hindi na makaulit. Hindi na makaulit. Hindi. Wala na. Wala man, sila nagkatahe. Ito yung pangdagat talaga ko yan, oh, na lambat. Kasi pag sumabit na yung isda, hindi na makaano eh. Lalo na yung wala pa, hindi. Manipisto. Pero yung, hindi, yung tanse, di ba, ganyan. Yung may ginagamit kasi kami nun, bitana tawag sa amin, yung maliliit ang butas. Single. Karpa pala. Karpa. Patagaroon ng karpa dito. Oh. Kung ano? Quality. Patagaroon ng ano? Galis banawa mo. Marami tinikyan eh. Guys, tarangit ka na naman yan. Laki niyan. Pero maliit pa yan sa ganyan na karpa. Umaano daw yan eh. 3 meters yan eh. Yung full grown. Malaki na. Oo. Malaki pa sa tao. Nay.
Ito yung second batch, guys. Paano yung kuha niya lang, kuya? Per size o ano, per kilo lang? Per kilo. So Pasig dyan ako, Carl. Pasig. Cavite. Jadi ketemanan di pasir teman. Yan yung lumalaki ng gusto eh, no? Yung ganyang kulay. Ganyan yung mga tilapyang ano eh, galing San Roque eh. Yung mga nagbibenta eh. Kasi laki ng plato eh. Sakay mo ay. Kaya nga, alam mo. Silawan mo. Silawan mo sila. Kukunin ko yung, mayroon akong kukunin na kuhan. Sige pa, amin na. So, ito naman guys, yung nakuha namin dun sa ano, pangalawang area ng Lambat. Ayan. Ginsana na eh. Ginsana namin. Malayo na sa drum eh. Ayan, mukhang marami na rin oh. Uy, dami nila oh. Oh, yung sariwan oh, yung buhay. Kaya ako, gusto ko yung ano yung buhay na tilap. Tsaka pag niluto mo kasi sarap. Iba yung ano, iba yung lasa ng buhay kaysa patay. Hmm.
sariwa yung sarap niya. Oo. Malinam yung laman niya, ano? Malinam-lam. Hmm. Nakalive ka, kuya. Ay! Joke lang. Ay! Ang dami, oh. Isang barrio siguro yan. Hmm? Isang barrio. Nagsi, ano? Doon tayo, kumista tayo doon. Maraming, ano, pabitin-bitin, oh, sabi niya. Pag sariwa, yung laman niya, ano eh, buo eh. Pag patay na. Sarap. Sumbarin ko ba ang matawa? So at this moment nga guys ay dumating na yung bibili ng mga nakuha namin tilapia. So bali ang usapan nila ni Tatang yung may-ari ng fish pan, 90 pesos ang kuha nila per kilo. So ngayon kikiluin na muna yung mga nakuha namin kasi bali 50 kilos lang yung ano nila, yung order nila. So bali dito naman guys ang ginagawa nung ano, yung bibili ng tilapia, pinipili nila yung mga patay na yan, tsaka pati yung mga ano, yung mga masyadong nasaktan kasi i-deliver din nila ito sa ano, sa palengke. Hindi ko alam kung magkano ang tapang nila, baka patungan nilang 20 pesos per kilo or 15 or something ganun. Kaya madaling araw namin inarbis yung ano, yung tilapia kasi i-deliver pa nila sa palengke. Dito naman guys, gustong malaman ni ano, ni Tatang kung magka kung ilang piraso yung isang kilo. Kaya ayan, pinabawasan niya muna para ma-compute niya rin yung ano, kung ilang piraso yung 50 kilos. Dati rin kasing engineer to si ano eh. Yung isa yung net? Itatang, kaya more on mathematical ano rin siya. So ayan, tinignan nila. So ayan guys, yung isang kilo is nag-a-average siya ng 6 na pirasong tilapia. So kung 50 kilos times 6, so ilan yun? 3,000 basta. Ayan, binabalik na yung ano, mga kinuha kanina. Tapos nilalabas na rin ni kuya yung ano, mga tilapia dun sa loob ng drum.
So yan, tinitingnan nila yung ano, yung mga medyo na ano, nasaktan yung sa may bandang asang kasi sumasabit yung salambat eh. So iba kasi yung ano nila, iba yung ginamit naming ano rito, diskarte sa pag-harvest, lambat. Yung iba kasi ano eh, parang ang tawag doon, may ibang diskarte rin kasi sa pag-harvest ng tilapia. Dito naman kasi ginamit namin yung ano, yung lambat, para ano, makuha lang yung mga malalaki, para yung mga size ng tilapia halos nag-average siya. Kasi kung minsan ang ano, baka may maliliit, may may malalaki. So dito kasi i-deliver kasi ito sa palengke, so dapat yung sizes niya halos magkakaparehas. Ayan, marami-rami na rin kaming ano, marami-rami na rin yung nakuha namin. Ayan, iniwalay niya ni kuya yung ano, patay na. Although sariwa lang din yung guys, pero dahil nga sa ano, sumabit dun sa lambat. So ang mangyayari dun sa may mga damage tsaka patay na, parang magiging ano na lang yun, tinatawag na lang reseco, or parang free na lang sa ano, sa mga ano, sa mga bibili ng tilapia. Ayan. So dito guys, kung hindi ako nagkakamali, 47 kilos yung nakuha namin dito eh. Ay hindi, 43. So may kulang pang 7 kilo. So kailangan ulit namin maglambat para ano, para makompleto yung 50 kilos. Thank you.